Chapter 7. Unang bumaba ang bodyguard. Sorry Dominic, basta na lamang siya nagalit at pinag-drive ako papunta sa unit mo. Sakto naman nakita kita paalis kahit sinundan namin ang sasakyan mo. Hindi pa natatapos ang pagpapaliwanag nito na bigla siyang hilahin ni Alden. Galit na nakita niya sa mga mata nito. Ano bang problema? Teka Alden, nasasaktan ako. Sabi niya sa aktor dahil mahigpit ang pagkakawak nito sa kanyang braso. We need to talk. Galit na sabi nito sa kanya. You are in the middle of the road. We can at least find a decent place. Inis naman ang sagot niya. Kinuha ng binata mula sa pagkakasuksok ang susi ng sasakyan niya at inihagis yun kay Philip. Drive her car to Emeralds. Utos ito. Yun ang kasali na kinaroroonan ng kanyang unit. Hinila na siya nito papunta sa Cadillac. Tinangka niya magpumigla subalit walang ano-ano ay binuhat siya nito. Nabigla siya at hindi makagalaw. Pinasok siya nito sa loob ng magarang kotse. Mabilis itong pinasibad ng sasakyan. Kinabahan siya. Noon lang niya nakitang galit na galit ang lalaki. Hindi siya nagtangka magsalita. Mahigpit na nakakapit ang kamay niya sa upuan ng sasakyan dahil nakapakatuloy na pagpapatakbo nito ng kotse. Ilang saglit lang ay pumasok sila ng Das Marinas Village patungo sa mansyon ng mga si. Get out of the car. We have something to talk about. Galit ang utos nito. I won't get out of here unless you tell me what's going on. Tanggi naman niya. Nang hindi siya tuminag ay binuhat siya nito. Hindi siya makapalag dahil mahigpit ng kinapitan ng binata, ang kanyang mga hita at mga kamay. Nagpanik ang mga tauhan ng mga si sa mansyon sabalit wala ni isa sa mga to ang pumigil sa binata. Dumiretso sila sa kwarto nito. Mistulang unan siya na inihagis ito sa kama. Mabilis siyang tumayo upang bigyan to ng isang flying kick. You really got into my nerves? Sigaw niya sabay pinakawala ng isang spin kick. Subalit nakailig to at mabilis siyang itinulak. Bumagsak silang dalawa sa kama at dinaganan siya nito. Who are you? Maring usisa nito. What does an NBI agent doing in my movie production? Namutla siya sa narinig at iniiwas niya ang tingin dito. Hinila nito ang ID na nakasabit sa kanyang bewang. Yun ang identification niya sa NBI. Sinamantala niya ang pagkakataong yun upang itulak ang binata. Bumalandra to sa sahig habang hawak ang kanyang ID. Dali-dali niyang hinugot mula sa likod ng .45 caliber pistol na nakasuksok sa waistband ng kanyang pantalon at itinutok sa binata. Umatra siya patungo sa pinto upang lumabas ang silid. Subalit mabilis itong nakuha sa bulsa ang remote locking button at pinindot yun. Lumakad to papalapit sa kanya. Hindi pinansin ang hawak niyang baril. Am I the object of your mission? Are you an agent of an NBI operation? Sunod-sunod na tanong ni Alden. Habang nag-aapoy ang matinding puot sa mga mata. Nanginginig naman ang mga kamay niyang nakahawak sa baril ngunit hindi niya to pinansin. Hindi siya sumagot. Pinigil niya ang pagpatak ng kanyang luha. Yes, there were intelligence reports of gun smuggling deals behind Philippine Airways. We penetrated POW through you. Pagtatapat niya. To the point of giving yourself to me in exchange of an incursion through my computer for the soft copy of our database system? Sabi nito na kinabigla niya. Did I forget to tell you that my unit is equipped with security cameras? Nanlamig siya sa narinig. Ibig sabihin nito, pati ang nangyari sa kanilang dalawa ay nakarecord pala. Dahil dito ay naguunahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. So that's it? You're just only doing an extravaganza of taking women to bed and making fun out of it. Mapait na turan niya. Napansin niyang mas lalong nagdilim ang mukha nito at parang gusto nitong sumigaw subalit pinigilan nito ang sarili. And you were a very willing victim. Masasaktan siya sa sinabi nitong may halong sarkasam. Tama nga ako. Imposibleng mailab ang isang tulad mo sa isang tulad ko. Yun ay kung marunong kang magmahal. Nakita na naman niya ang galit sa mga mata nito. Why do you care about that? It's just too easy for you to share bed with your object of mission. Tell me, how many operations did you use such tactics, ha? Huh? Madiing tanong nito. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Ngayon lang siya nakarinig ng ganong kasakit na pananalita. He was the first man in her life and he should know. Kung yan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Open the door! Anya sabay talikod. I hope you'd keep in mind that we'll never meet again. Or else, you're gonna pay for what you did to me. Banta ni Alden at tuloy ang dumali ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Mabilis siyang nilisan ang lugar. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, inakita niya ang tatlong missed calls mula kay Marie.
Tinawagan niya to. Maritig, charged with the planning of the entrapment operations. Hindi ko kaya. Masama pakiramdam ko. Sige, pahinga ka na at ako na bahala mag-take over sa planning. Ako na rin na bahala magsabi kay Director Talavera. Kinabukasan ng gabi ay news headline sa lahat ng major television network ang statement mula sa chairman at CEO ng Philippine Airways. Kasalukuyang pinapalabas ang public apology ni Don Filimon, gayon din ang assurance na tutugisin at mananagot sa batas ang lahat ng mga sangkot sa naturang krimen. We assure everyone that amidst the dilemma that Philippine Airways is facing right now, we still live up to our very noble objective. A never-ending purpose of providing unparalleled, genuine, warm and caring service through highly efficient level of airline operations. Nakumpiska sa gusali mismo ng PAO Cargo Center ang daan-daang piraso ng iba't ibang kalibre ng baril sa isinagawang entrapment operation. Kasama pinagsalib na person ng NBI at Philippine National Police. Caught in the act ang isang corporate officer na si Frederick Kuhn, ang tumatayong vice president ng fuel and cargo operations, at ilan sa mga empleyado ng department dito habang binubuksan ang shipments na naglalaman ng mga baril. Kasama ng ama ng humarap sa press conference na yun si Alden. Nakasuto ng formal suit at subalit hindi niya makita ang mga mata ng aktor na noon nakasuot ng itim na shades. Nagsalita to. The gun smuggling was unknown to the management. We have never and will never allow such criminals to use the legacy that we've been taking care of the last 4 decades. We assure everyone that we are sincere in our continuing endeavor of maintaining the quality of the life of this country we serve and be an active partner in the nation's progress. Hindi pa matapos magsalita ang binatay, pinatay niya ang telebisyon. Hanggang maaari, ayaw muna niyang makakita ng anuman na magpapaalala sa kanya sa aktor. Magdadalawang buwan na nakalipas, magmula ng mabuko ni Alden ang lihim ni Dominic. Balik sa normal ang kanyang buhay. Kinausap na rin ang opisyal niya si Arlina. Ipinaliwanag dito ang operasyon ng ahensya. Hindi man niya nakausap ng personal ang direktor ay tinawagan naman siya nito. Hindi man niya natapos ang pag-double kay Nadine para sa pelikula ay nagpasalamat pa rin to sa kanya. 2 araw na lang at idaraos na ang premiere ng pelikula. Pinadalhan din siya ng direktor ng ticket para sa premiere night, subalit wala siyang balak pumunta. Marahil ay panonoori na lang niya ang pelikula sa regular showing days nito. Napawi ang kanyang malalim na pag-iisip na bigla siyang pinatawag sa opisina ng kanilang direktor. Pagpasok niya roon ay inilapag nito sa kanyang harapan ng 2 kopya ng office order. Receiving copy ang isa kung saan siya pipirma. Here's your next assignment. Dinampot niya yon pero kaagad niyang binalik nang mabasa ang nakasaad na order. Nanlamig ang kanyang mga palad. Sir naman, baka pwede pong sa ibang agents na lang niyo ibigay ang proyekto nito. Saka pwede naman silang humingi ng escort sa Philippine National Police. Humihingi ng security protection ng kampo ni Alden para sa premiere night ng pelikula nitong Infinite Assassin. Nagaganapin sa makalawa, nangihingi rin ng escort ang mga to para sa opening number na binata sa gaganaping World Olympics sa Seoul, South Korea, 2 araw pagkatapos ng premiere night. Pirmado ng isa sa mga direktor ng Global Entertainment Group ang nasabing request. Ms. De Los Santos, that is an order. Alam mo naman sigurong inabsorb the nation ang pagtanggi mo sa assignment. Natatawang sagot ni Director Talavera. Teka nga Dominic, madali lang naman ang proyekto nito ah. Sasama ka lang sa entourage ni Alden si. Bakit ang reaction mo ay para kang sasabak ng gera sa Mindanao? Meron ba akong hindi alam? Hindi siya nakaimik. Wala siya nagawa kundi pumirma sa naturang order. Bakit nga ba ako magpapanik? Trabaho lang naman to. Naisip niya na walang dahilan para tanggihan niya ang assignment. Tapos na sila ng binata. Wala na siyang narinig na ano paman tungkol dito. Nagganda siya para sa gagawing pagsundo ng security team kay Alden sa mansyon ng mga C para sa gaganaping premiere night ng pelikulang Infinite Assassin. She wore black pants, white long sleeve blouse and black blazer. Itinali rin niya ang kanyang buhok na noon hanggang balikat ng haba. Hindi siya naglagay ng kahit anong kolorete sa mukha maliban sa translucent loose powder. 3 security escorts mula sa PNP ang kasama niya. Pasado alas 7 ng gabi nang sapitin nila ang C Residences sa Makati. Ilang minuto rin nilang hinintay ang aktor. Maya-maya ay lumabas na ang lalaki mula sa mansyon. Halos lumundag ang kanyang puso na makita to. Ang dating maikling buhok nito ay humaba na. Bahagyaring tumutubo ang bigote nito na mas lalo nagbigay dito ng sexy image. Kasabay nitong lumabas, sina Mang Johnny at Philip nang umiti sa kanya nang makita siya.
Parang may kuburot sa kanyang puso nang hindi man lang tumitingin sa kanyang aktor. Dumaan lang ang tingin nito sa kanya at tuloy-tuloy na sumakay sa nakaparadang sasakyan kung saan sila naghihintay. Si Philip ang nag-drive ng sasakyan. Si Mang Johnny at si Lina ang security na galing sa PNP. Katabi ng binata sa gitnang bahagi ng limousine. Siya at ang tatlong iba pa ay sumakay sa likod ng bahagi ng sasakyan. Seryoso ang aktor kaya naman seryoso rin si Mang Johnny at Philip. It was a protocol for the two to not to speak when Alden is in bad mood. Ibig bang sabihin yon bad mood ang binata? Napakaraming tao ang tumalo sa premiere night pagsapit nila ng SM Mega Mall. Marami ring pulis ang nakabantay upang masiguro ang peace and order sa kabila ng mga nagkakagulong fans. Dali-dali siyang luminya. Dalawa sa magkabilang gilid ng binata upang alalayan to sa paglalakad sa red carpet. Nakakabingi ang sigawan ng mga fans habang naglalakad. Patungo sa main theater ang aktor. Bumilis ang pintig ng puso ni Nikki nang masilayan niya ang matamis ng ngiti nito sa nagtitili ang mga tagahanga. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang dumating si Nadine. Sexing-sexy ang suot itong pulang strapless gown. Hanggang tenga ang ngiti nito nang makita ang binata. Uminto naman si Alden upang hintayin ang leading lady nito. Nagkislapan ang mga kamera sa paligid sa tagpong yun ng dalawang main protagonist ng pelikula. Pumalik ang aktres sa pisngi malapit sa labi ng binata. Kung nasa bandang gilid ang titingin ay mapapagkamalang halik yun sa labi. May kumurot sa kanyang puso sa nakitang eksena kaya iniiwas niya ang kanyang tingin sa dalawa. Hindi niya tuloy nakita ang pagsulyap sa kanya ng aktor. May naka-assign upuan para sa kanila sa loob ng sinihan. Dalawa sa unahan at dalawa rin sa likuran ng lalaki. Nilapitan siya ni Arlene at niyakap at parang inaasa na mga to ang pagdating niya. Nilapitan din siya ni Simon at kinamusta. May party tayo mamaya pagkatapos ng showing, sumama ka ha? Bili nito sa kanya. Iniiwas niyang paningin kina Alden at Nadine na noon ay nakaupo na sa upuan. Ang aktres ay nakabrisyete pa sa binata. Halos magkapalit na ang mukha ng dalawa sa sobrang pagkakalapit ng mga to. Sinikap niyang huwag paapekto, ngunit hindi niyang mapigilan ang selos na nararamdaman niya. Hindi pa man nag-uumpisa ang pelikula ay nagpaalam na siya sa kasamahan upang lumabas. Napangiti si Alden at halata rin itong nagsiselos si Dominic. Sa sobrang selos niya ay dumiretso siya nang uwi. Nag-ring ang cellphone niya at si Lina yon. Hello Dom, nasan ka na? Bakit bigla ka nalang umalis? Nag-aalalang tanong nito. Pasensya ka na ha, masama kasi ang pakaramdam ko. Ikaw na lang ang bahalang gumawa ng alibi. Sagot niya. Bumalik ka na kasi dito, nagalit si Sir Alden nang malamang umalis ka. Mahimig ang problemado ang boses nito. Pasensya ka na Lina, masama kasi talaga ang pakaramdam ko ngayon eh. Magpapaliwanag na lamang ako sa kanya bukas. Bahala ka na muna please. Pakiusap niya. Kinabukasan ay sinubon siya ni Director Talavera. You disappointed me, Dominic. How could you leave the client without a word? I received a call early this morning from Director Marquez saying that you should submit a written explanation within 24 hours or else you would be given a sanction. Ang Director Marquez na tinutukoy nito ang pinakaboss sa buong NBI. Sorry sir, paghingi niya ng paumanhin. I'll just forward a written explanation to Director Marquez office today. Ano bang problema? If it's something personal, don't mix it with work or else it will affect your performance. Tumango siya bilang tanda na nauunawaan niya ang sinabi nito. Pagkatapos ay tahimik na lumabas ng opisina ng superior. So this is the real trouble Alden's talking about. Ipinasa niya ang written explanation. Binigyan naman siya ng written reprimand. Ayon sa memo, papatawan na siya ng sanksyon pag naulit pa ang nangyari. Inis-inis siya. Sa 8 taon niya sa serbisyo nun lamang siya nabigyan ng written reprimand. Talagang hinahamon ako ng lalaking to eh. 6:30 ng umaga, ang flight nila patungong Seoul via Philippine Airways. Nakabook sila sa business class section ng aeroplano. Hindi na sila dumaan sa departure area ng paliparan. Kung sa bagay, Alden owned the POW so he's entitled to such privilege. Kasaman pa rin nila ang tatlong security escorts ng aktor mula sa PNP at si Mang Johnny. Tulad ng sa premiere night, parang hindi nakikita ng binata si Dominic. Nagkagulo ang mga pasahero nang malaman nila na nakasakay sa naturang flight ang aktor. Pinagkaguluhan pa rin ito kahit nakadisguise to sa suot na black shades at baseball cap. Accommodating naman ang binata at nagpaunlak sa hiling ng mga fans na autograph at picture taking.
Masyadong pagod ang dalaga na hindi niya namalaya na nakatulog na siya. Na magising siya ay medyo mababa na ang sandalan ng kanyang upuan at nakataas ang kanyang mga paa. "Mang Johnny, nakatulog po pala ako. Kayo po ba nagtaas sa mga paa ko?" tanong niya sa katabi. "Naku, hindi Dominic. Napasarap nga rin ang tulog ko eh," sagot nito. Nakaupo ta sa pagitan nilang dalawa ni Alden. Hindi siya nagsalita pa nang makitang nakapikit ang binata at natutulog. Paglapag ng eroplano nila sa Incheon International Airport, may sasakyan lang nag-aabang sa kanila. Ang tatlong security ay naunang sumakay samantalang siya at si Mang Johnny at si Alden ay sumakay sa pangalawang sasakyan. Ang road manager ay sumakay sa upuan sa tabi ng driver, kaya wala siyang choice kundi umupo sa tabi ng binata sa likod. "Mang Johnny, bakit wala po tayong kasama na staff ng GEC?" tanong niya sa lalaki. "This is Alden's appearance bilang spokesperson ng PAW. Saka hindi talaga siya nagsasama ng maraming staffs sa out-of-town performances niya." Anito na tumingin sa aktor at hindi naman to kumibo. "Then why does he bring 4 security escorts with him?" tanong naman niya sa sarili. Nakapikit pa rin si Alden at sa tingin niya itulog ito. "San pong accommodation natin, Mang Johnny?" "May mansion ang mga C dito sa Seoul, sa Gangnam. Gustong gusto kasi ni Alden dito ang winter nung bata pa siya." Nakangiting sagot ng road manager. "Ibig sabihin po, matagal na kayong naninilbihan sa mga si?" "Oo, 2 taon pa lang si Alden nang pumasok ako bilang yaya niya. Swerte ko at mabait siyang bata. Hindi niya ko iniwan kahit pa medyo may edad na ako. Hindi ko nga akalain ang batang inaalagaan ko ay magiging isa sa pinakasikat na bituin sa Pilipinas. Lalong hindi ko inakala na ako ang pagkakatiwalaan niya maging katuwang sa pagmamanage ng kanyang karir." Naputol ang pag-usap nila ng matanda nang magring ang telepono ng binata. Nagmulat to at sinagot ng tawag. "Hi Peaches, kumusta ka na?" Masayang bati nito sa kausap. "Of course, I miss you too." "Yes, that would be 9 tomorrow. Kailangan hindi mo ma-miss ang performance ko. Mabuti pa you stay at the mansion muna. We haven't seen each other for a year kaya dapat pumawi ka sa akin." "Good. See you later. I love you too. Bye." Ibinalik ni Alden sa bulsa ang cellphone. Parang piniga ang puso ni Nikki sa kumpirmasyon iyon na may kasintahan na ang binata. May girlfriend ito at mukhang masaya naman. "Is Peaches staying with us?" narinig na tanong ni Mang Johnny kay Alden. "Ah yes, she'll be staying with us while we are here." Masayang sagot ng aktor. Pagkuwan ay tumingin naman sa kanya.